what's up drivers at mga ka-shooters, kamusta po kayo? Ayan, pag-usapan natin itong posibilidad na maging problema ng ating pambansang koponan when it comes to the player from Japan, mga ka-shooters. No, itong apat na player na na-mention natin sa huling vlog, no, na pwedeng hindi makalaro, no, dahil sa kasalukuyan ay nandoon naglalaro sa Japan D-League. No, baka hindi payagan ang kanilang mga mother team etong mga ito. No, sa pangunguna na nga yan, siyempre, nakailangan natin itong si Bobby Ray Parks Jr. bukod sa may height at masipag defender and slasher. And of course, scorer itong batang ito, no, si Bobby Ray Parks Jr. At siyempre, baka kailangan talaga natin etong si Kai Soto na 7'5" ang ating higante na tatayong sentro para sa ating koponan. Siyempre, kakailanganin din natin ang napaka-defensive at masipag na defender na katulad ni Jordan Headings. Paano nga ang mga shooters kung hindi nga available etong mga nabanggit nating player? May mga pagkakataon o may mga player pa na pwede tayong ibalit. So yan ang alamin natin mga shooters, no? Kung sino nga ba ang pwedeng ipalit natin? Kung ito, mapapansin nyo, ito si Jordan Headings at saka si Dwight Ramos ay mga foreign player din ito mga to, no, may lahing Pilipino. At ganoon din si Bobby Ray Parks Jr. dito sa ating mga nabanggit, ang purong Pilipino lang dito ay si Kai Soto, ang ating higante mula sa Cavite, no. So ito, no, kailangan ba natin na mahugot talaga ang mga ito or kailangan natin palitan na lang kasi hindi nga available ang mga ito? At sino-sino ang ating pwedeng ipalit pagdating sa usapang yan mga shooters, no? Well, para sa akin, napakaraming mahuhugot para sa PBA, no, na pwedeng ipamalit, most especially sa ating panentro, no, na kailangan sana etong Kai Soto. Pero kung hindi siya available, wala po tayong magagawa dyan kasi unang-una nakapirma po ng kontrata ang mga to. No. So, pero ang mahalaga po rito ay mapalitan at 28-man pool yung binuo ng Samahang Basketball ng Pilipinas. So, kumbaga, kahit na hindi available yung ibang player, may pagkukunan sila ng player dahil nga sa dami ng kanilang binuong pwedeng pagpilian, no, sa ating lineup. Kaya hindi po mababaliwala ang pinaghihirapan at ang ating pangarap na mabawi ang ating gintong medalya na kinuha na nakaraang 2022 Southeast Asian Game ng bansang Indonesia. So sa video ito mga shooters, no, hihimayin ko lang yung bawat isa na pwedeng ipamalit. Katulad dito kay Kai Soto, sino pa ang pwede mong ipalit dito sa 7'5" na sentro na to na dapat nakasama talaga sa ating lineup? Pero pag hindi nga available since naglalaro ito sa Japan, sino nga po ba ang pwede nating ipalit sa isang 7'5" Kai Soto na ating ginagamit bilang panentro, no? Napakalaking mama na napakalaki na rin ang experience dahil naglaro ito sa Australian League at ngayon nga ay naglalaro sa Japan D-League at na may potential na makapaglaro sa NBA. Okay, so eto na ang ating ipapalit dun sa ating sinasabing Kai Soto na nag-iisang Christian Stan Hartinger na talaga namang hindi rin matatawaran ang sipag at saka ng physicality na itong taong to, no? Si Christian Stan Hartinger. Kaya nga tinawag itong the bulldozer na kasalukuyan po ay naglalaro sa Barangay Ginebra sa PBA. No, si Christian Stan Hartinger mga shooters ay naglaro na rin. Kung makikita natin dito sa video, ay naglaro na rin siya noong 2019 Southeast Asian Game kung saan yan nga po ay nakuha nila ang kampyonato under head coach John Wichiko. Ayan, si Christian Stan Hartinger, isa pong German-Filipino na citizen, no? Sa ating nandito po naglalaro. Si Christian Stan Hartinger po ay field German na pwedeng maglaro sa ating Southeast Asian Game dahil pinapayagan naman pong maglaro basta may dugong Pilipino at naglalaro at naka-stay dito sa ating bansa. So papayagan po yan ng ating ng Southeast Asian Game. Hindi po yan katulad ng FIBA Asia or FIBA World Cup na kailangan maging naturalized
bago payagan etong si Christian Hardinger dito sa Southeast Asian Game, paglalaro rin ng isang Christian Hardinger. So kung hindi available, siyempre kung hindi pa rin available ng isang Bobby Ray Parks Jr. or Dwight Ramos, eto, makikita natin isa pang barangay Ginebra player at shooter, defender, ang magbibigay ng marupit na excitement, si Jeremiah Gray. Ang streak shooter ng barangay Ginebra po ngayon na pwede rin tayong bigyan ng kasiyahan at bawat excitement ng laro ay pwedeng ipakita ng isang Jeremiah Gray. No, pwede rin itong defender at syempre pwede rin talagang streak shooter dahil scorer po yan yung itong Jeremiah Gray. So yan, makikita natin itong Jeremiah Gray ay isa na sa mga pinagkakatiwalaang rookie ng barangay Ginebra ngayon, mga shooters. No, sa can you imagine si Team Cone po, hindi po yan basta-basta nagtitiwala sa isang rookie. Pero ngayon, this time, nakita natin, no, talagang yung tiwala niya sa isang Jeremiah Gray ay buong-buo. Nakita kasi ni Team Cone na yung potential ng isang Jeremiah Gray, kaya pinagbibigyan. So kailangan din ito ng Gilas Pilipinas, mga shooters, para sa Southeast Asian Game. Siyempre, ito pa, no, batang Meralco at mapakalakas nila, paka-athletic maglaro ang isang Chris Newsom. Mula sa Meralco Bolts, pwedeng pamalit, parang Jordan Headings din ang ating palalaroin dito sa Southeast Asian Game kapag meron tayong Chris Newsom. Although to si Chris Newsom, mga shooters, ito naman lahat na nababanggit natin ay kasama sa 28-man pool ng abinuo ng ating samahang basketball ng Pilipinas, OSBP, para ipadala sa Southeast Asian Game. Siyempre si Chris Newsom, mga shooters, ay isang physical player. Of course, athletic, pwedeng 1 and 2 position ang kanyang laruin. At parang magkahawig lang ng Jordan Headings. Pero lintik din ang depensa nito, mga shooters. No? Malupit din ang depensa nitong Chris Newsom. Pwede rin nakikipagpalitan ng muka ang isang Chris Newsom. So, kailangan din ang ating Gilas Pilipinas para sa pagpawi ng ating gintong medalya. Ito pa, mga shooters, isama na rin natin itong streak shooter din mula sa Talk and Text Tropang Giga na si Mikey Williams. No, no ba? Ito, batang-bata pa to. At ito naman ay Phil American din. So, pwede rin maglaro para sa ating pambansang kupunan dahil since dito naman siya nakatira sa ating bansa at dito siya naglalaro sa PBA. So, pwedeng hugutin ito ng ating pambansang kupunan upang magamit at mapalaro dito sa Southeast Asian Game. Mikey Williams ay isang scorer, legit scorer. Talagang pag kailangan mo ng puntos, pwede mong takbuhan, no, yung isang Mikey Williams. So parang Bobby Ray Parks, no, itong galawan din. So hindi naman nagkakalayo. Kaya nga doon sa aking apat na banggit, pag hindi available itong apat na nabanggit natin sa bandang huli ng vlog, ay mga pwede at available. So ito ang ating pwedeng gamitin, mga shooters. Kaya hindi rin magkakaroon ng problema ang ating pambansang kupunan when it comes to the player na hindi available. So eto, nakikita naman natin kung paano ang bulldozer, yung isang Christian Hardinger dito sa video nito. No, pinapakita ko lang, mga shooters, kung paano sagasaan at ragasain ng isang Christian Hardinger. Ito po ay against Indonesia ito, no, noong last 2019 Southeast Asian Game, itong ating pinapakitang video. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Kaya kung bago ka lang at napadaan ka lang sa aking YouTube channel, please hit like, share, comment down below. And don't forget to subscribe and hit the notifications bell button para lagi kang updated sa aking mga video. Maraming salamat. Ingat and God bless. Adjourn.